Puhunan. Ako si Zeus Collins at nandito tayo sa aming mini restaurant, ang Lekatsu Manila. Tara, samahan niyo ako. Yes, at syempre unang bungad pala makikita niyo na ang Lekatsu Manila logo. We fry to satisfy. At nandito tayo ngayon kung saan umuupo at kumakain ang mga customer katulad netong dalawang to. Ayan, di ba? At syempre, papakilala ko na rin sa inyo ang aming mga magaganda at gwapong staff. Si Mami Chicks, ang siya ang cashier namin. At syempre, ang matagal na naming staff dito simula pa lang, si Christian. At ang aming Chef Moy, na si Chef Moy. Ayan po. At syempre, nandito rin ang pinakamamahal at pinakamagandang babae sa buong mundo, si Pauline. Hello! At ito ang aking asawa, at siya ang bossing. Si Zeus, lahat ng sa'yo, kaya niya. Wow. Pakita mo ng malalang hip-hop. Malalang hip-hop, go! Breakdance! Gusto ko yung breakdance! Ako, siyempre nakilala bilang hashtag sa It's Showtime. So, bago nag-pandemic, nag-start kasi kami noong 2015. So, 5 taon siya na everyday kaming sumasayaw sa Showtime. Tapos biglang pumasok yung pandemic. So, natigil lahat. Walang mga show. Kailangan mo mag-isip kung paano, kung ano yung pwedeng pagkakitaan ng mga panahon na yun. Yun, nakaisip kami ni Pauline na kung ano yung pwedeng pagkakitaan, ano ba yung talagang need ng mga tao, syempre pagkain. Sa tulong din ng ate ni Pauline, dahil nagluluto-luto, chef din siya, nakaisip siya ng mas mabilis na pwedeng lutuin na food. Ayun yung Lekatsu. Pag kasi katsu, parang it's a breaded food. Meron kaming pork katsu, chicken katsu. So, family of katsudons lang siya. Mahilig kami sa Japanese food. Actually, ilang beses na rin kami nag-Japan para food trip talaga sa Japan. So, parang kung magbe-business ka, syempre, kung yun lagi mo na rin kakainan or talagang kung ano yung love mo. Timer yan, dapat 2 minutes lang para sakto lang ang luto, fresh, masarap. At para mas lalong sumarap ang pagkain natin, sasewa natin yan. At syempre, nandiyan na tumunog na ang ating oras, shrimp katsu. Sobrang sarap kasi talaga ng pagkain sa Japan. So, syempre, yung mga kababayan natin na mga hindi nakakapunta ng Japan, gusto namin ma-experience nila kung gaano kasarap yung pagkain ng Japan, di ba? So, yung initially, 4 kasi kaming magkakapatid. So, nag-share-share kami ng 50,000. So, it's our last money kasi nga pandemic. Kumbaga, mga last savings na namin to kasi who would have thought na ganun tatagal yung lockdown, di ba? So, ito na yung mga kahuli-hulihang pera namin sa bank account. Nagpagawa namin siya ng kiosk. Nag-start kami as a kiosk style lang siya. So, nasa may tabing daan lang kami. So, for take-out, onting dine-in kasi para kaming food park, ganun. Ang una namin tinitinda yung ramen. Ano yan? Ako, favorite ko yung ramen eh. Hanggang na-add na siya ng na-add. Like yung mga chicken katsu, pork katsu. So, ang nangyari, kami din yung mga tumao. Ako nagkahera, yung kuya ko yung nagluluto. Kami yung nandun mismo sa loob ng kiosk. So, may cashback ako talaga dito, nagte-take order. So, ganun yung naging lifestyle namin nung pandemic. Thank you! Minsan siya yung nagsiserve ng food sa customers, siya yung nagbabalot, ganun. Hindi mo iisipin na celebrity ka kasi wala ka nang makain, di ba? Kailangan mong dumiskarte. Ginagawa ko lang, paano ba ako kikita? Paano ko ba matutulungan yung pamilya ko? Di ba, magkasama kami ni Pauline, paano kami kakain, di ba? Talagang nagserve ako, hindi ako nahiya sa mga tao na kailangan ko magtinda, kailangan ko magserve, yung kailangan ko magnegosyo. Talagang
binabalikan kasi very budget-friendly tulad ng wasabi burger namin. Kakaiba, kahit yung when you taste it, kasi yun nga, wasabi in itself, yung paste niya. So, 99 pesos lang to. And then, our tempura ice cream, isa sa paborito din namin na para siyang fried ice cream na 169 pesos lang. Siyempre, meron din tayong chicken katsu, 159 pesos. At meron din curry katsu, 169 pesos lang. Madami kasi kaming trinay na business bago tong Lekatsu. So, nagkaroon siya ng clothing line. So, dalawa lang kami noon. Nagtutulungan ako ang nagbabalot. Kaya nagkaroon kami ng silugan, ng liquor store. Pero, hindi talaga siguro yung heart. Depende kasi kung ano talaga yung gusto mong ginagawa. Tsaka kung saan ka nagpo-focus, dun talaga siya mag-work. Hindi siya pwedeng bubuksan mo lang, may pera ka lang, mag-business ka ng ganito. Pero, hindi ka nakatutok. Walang mangyayari. Kailangan mo talaga siyang tutukan. Try ka lang ng try hanggang sa makuha mo kung ano talaga yung para sa'yo. Diba, parang hindi nag-work dito. Sige, isip tayo ng iba naman. Time-saving man ang pag-multitask ng negosyo, posible naman ang pagbaba ng productivity at dagdag nito sa stress level mo. Kaya mainam ang monotasking. Focus lang muna sa isang gawain hanggang sa ito'y matapos. Kaya mo!